What's up mga Dre, kamusta po again? And welcome back sa ating panibagong video for this day. Today, pag-uusapan kasi natin mga Dre is isa sa mga importanteng okasyon ngayong taon na to in terms of religion, especially sa mga kapatid natin Katoliko. Not necessarily sa Katoliko lang, but yun nga, pati Christians, you know, kasi yung celebrate din na to. Kasi ngayong araw na to, Adre, is a Good Friday, which is ito yung sinicelebrate natin ang kamatayan ni Jesus, kung saan siya ay ipinako at namatay upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan, mga Adre. And nakaka-fluttered and nakaka-pressure na itapit to kasi I'm not that guy na masyadong religious or something like that na talagang maka-Diyos. But in my own way na mananampalataya, siguro I want to share it with you, mga Adre, na at least in my simple way, mapa-remind ko rin sa inyo kung ano yung araw na to. So without further beginning do, mga Adre, simulan natin siya, ha? Yes, welcome back mga Adre. Actually, ang pinaka-topic natin for this vlog, mga Adre, yung iba't ibang uri ng pananampalataya ng mga tao sa ganitong okasyon na Good Friday kung saan ay namatay si Jesus Cristo. So, pag-uusapan natin siya in the way na I'm not sure kung talagang ito yung literaling ginagawa, pero ito yung all I know. And sana magustuhan nyo and kapulutan nyo ng konting aral kahit pa paano tungkol sa araw na ito, mga Adre. Simulan natin. Una, mga Adre, yung iba kasi sa atin, mga Adre, usually pumupunta sa mga iba't ibang uri ng iba't ibang lugar sa ating bansa upang pumunta sa mga iba't ibang simbahan. Yun yung tinatawag nating bisita iglesia. If I'm not mistaken, mga Adre, it's around 7 to 10 churches na dapat mapuntahan mo, ikutin mo, kahit sa panig ng Pilipinas pa naman yan, puntahan mo para doon ka personally manalin, manampalataya, humiling ng blessing, at most especially, humiling ng tawad sa lahat ng kasalanan. So, ayun yung pagkakaalam ko sa una natin na bisita iglesia, mga Adre. Kasi usually mga Adre, yun nga, around 7 to 10 churches ang pinupuntahan. Then para, I'm not sure kung bakit yan, kung ilan yung dapat, pero it is in fact siguro naging tradisyon na ng mga tao na pumunta o bumisita sa mga iglesia pag ganitong kamatayan ni Jesus. So, yun yung number one natin, mga Adre. Pangalawa natin, mga Adre. Okay, sa aming mga millennials, especially sa amin, sa panahon namin, hindi lang naman yung panahon talaga namin, meron din talagang matatanda. Yung ginagawa namin pananampalataya in terms of pag-gantong Good Friday, especially na gaano kami, aray lakad, mga Adre. Dito sa Pilipinas, maraming lugar kung saan ka pwede mag-aray lakad. But eventually, nandito tayo sa Metro Manila, within Metro Manila, mga Adre. So kami, usually, mga kaibigan ko, mga ilang kamag-anak ko, usually, ano kami, dito kami sa gandang Antipolo, dyan yung pinag-aray lakad. If I'm not mistaken, mga Adre, around 3 to 5 hours walking para makarating dun sa mismo Antipolo. Tapos dun sa Antipolo Church, dun yung pinaka-ilinan kasi. Tapos may parang may pahay hills pa ng akit eh, na Station of the Cross yung mga Adre. Yun yung pinakamatapos yun. Yun yung sa part namin ha. Yun kasi yung pananampalataya namin. And i-add ko lang, mga Adre, alam ko sa pananampalataya ng ganito, it's about 10 years dapat ang ma-accumulate mo. Yung mailakad mo yung taon bago ka masabi tapos na. Kung hindi akong kakamali ah. Pero I'm not sure. Pero yun yung pagkakaalam ko na. So, yun yung pangalaw natin.
Yes guys, we're going to ating pangatlong mother. Okay, yung pangatlong alam ko na pananampalataya, usually yung ginagawa pag ganito araw is yung pagpipinitensya. Literally, talaga medyo madugo siya kasi ito yung parang inaampasampasang gano'n. And then, I don't think kung anong tawag din sa pinakakahoy na yun. Kung yan pa ba yun or something na ng kahoy yun. Then, inaampasampasang pa gano'n. Nag-iikot sa isang lugar, isang barangay ata ba yun. Then, may papalo-palo pa sa kwet, pahiwa-hiwa na gano'n. I'm not sure kung ilang taon yun mga ate, pero yung pangatlo natin, literally, talaga mo. Kasi as you can see, pag nakapanood ka ng ganun mga ate, talagang kita mo sila nakabalot, nakahubad. I mean, bukas yung likod. Kasi dun nila hinahampas-ampas yung kahoy nila. Kaya literally talaga dumudugo. So madugo talaga yung pangatlo natin. Yun yung pangatlo natin, ha? Yeah, number 4 mga adre na medyo ay na, alam ko lang ha, so alam ko lang ito mga adre, no hate ha, this is what I know, so this is what I share to you guys. Okay, pang-apat sa alam ko mga adre, yung pagpapapago sa cruz, eventually na-stop siya kasi nga diba may lahat alis lahat naman ng pananampalataya natin, natigil siya, na-stop siya ano, temporary, you know? So, itong pagpapapako sa cross, literally din, medyo madugo, kasi talaga literal na pinapako nito ng madre. And, if I'm not mistaken, then, ito yung ginaganap sa Pampanga. Ito yung kasi yung pinakasikat na alam ko na ginaganap sa Pampanga. So, yun. Talaga literal silang pinapako din, madre. Parang si Jesus. Ganun yung ginagawa. So, pananampalataya din yan ng mga tao. So, I'm not sure kung ilang taon or ilang ba dapat. Hindi ko, I'm not sure eh. Pero yun yung alam ko rin. Yun lang din yung talagang knowledge ko about that ano, pananampalataya, no? Come to our last mga adre. Actually, itong last ko talagang common of our people here in the Philippines naman. Talagang ganito yung ginagawa. Talagang nagde-reminis lang. Nagpapahinga lang, usually, nasa bahay lang. Nagninilay lang sa bahay. Nagsisimba lang. Then after magsimba, nilay lang sa bahay. Kasi it's time to rest para sa iba talaga. So usually, yung ginagawa ng iba talaga nasa bahay lang. Usually, nanay ko ganun. Ate ko, usually ganun yung ginagawa nila. Nanonood lang sila sa TV, yung the Bible story, tungkol about kay Christ, ganun siya, mga adre. Ngayon, literally, pahinga. So, nasa bahay lang talaga sila. Wala silang ibang gagawin. Bawal silang magtrabaho, ganun. Talaga yun yung pananampalataya din nila. Kasi, sabi nga nila, hindi mo naman kailangan magpagod, which is tama naman. Hindi mo naman kailangan masaktan. Kasi nga, tinubos na daw ni Jesus yung kasalanan natin. So, we're free in terms of ano. We're free naman talaga. But yet, may mga pananampalataya po sa tayong tinatawag, no? Kaya nangyayari yung ngayon. Yung pagpapagawa sa cruz, yung pag-aalay lakad, yung pagpipinitensya. So, talagang yun yung naging traditions. Kaya, talagang ginagawa pa rin ng Pilipino. Yun. So, ngayon lang siya na-start kasi niya lockdown ng Metro Manila. Halos buong Philippines na lang. So, yun yun lang. Okay. Bago ko yun yung vlog ko for this day, mga Andre, I just want to caught your attention. Literally, this is a personal. I would like to close your eyes and feel the pray came from me. Sana samahan niyo akong mag-pray. Okay, here we go. Lord God, thank you for everything. Alam ko nandyan ka lang lagi sa amin. You are watching us. Alam ko na ang bansa namin ay maharap ngayon sa napakalaking trahedya.
But all I know is that you are there. Hindi mo kami pababayaan, Lord God. Sana gabayan mo kami. Iligtas mo kami sa sakit. Para matapos na rin ito, O Lord. Walang matitiwala kami sa inyong taus-puso na matatapos din ito. At sana, bigyan mo kami ng kalakasan ng aming katawan para hindi na kami dapuan ulit itong sakit na ito. At sana ma-stop na siya, Lord, para wala na masyadong daming tao madami pa. Keep us always safe, Lord, Lord. Alam mo naman na dyan ka. You challenge us. But I know, you have the reason kung bakit ginagawa ko ito. Thank you so much, and I love you and I trust you. I love you, Mama Dre.